what the gifts of the Magi were, gold, frankincense, and myrrh. Tonight, I will briefly tell you the significance of these gifts to the Lord Jesus. Gold stands for the kingship of Jesus, who is not only from the line of King David, but who is also the King who will reign forever and ever. Frankincense, on the other hand, stands for worship or deity, which proves that Jesus was no ordinary man and he is God. And lastly, myrrh stands for death and mourning, because we all know that Jesus came down from heaven to die for our sins. Nothing about the coming of the Messiah was accidental, and people did not just come up with these meanings. All the workings of God are intentional and perfect. I'm Yan Yan Blas, and that's our Christmas trivia for tonight. Isa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to our online Sambang Gabi. We gladly invite you to join us every night at 7 p.m. here in our official Chivals FM YouTube channel. This will run from December 15 to 23 as we celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. John 1:14 says, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of one and only Son. He who comes from the Father, full of grace and truth. So arise, shine, for the light has come. Glory to the King of Kings. Hallelujah." Sa tugtugan, sa mga pagpawa na ang mayroon at sa inyong salita, Panginoon. Kayo po yung patuloy na sumama.
Sabi po yung bawat taong sumama po ito sa Bawamisa, sumala po sa aming worship leader, backup singers, musicians, tambourinas, Panginoon. Kung yun po yung patuloy na magpara sa kanilang buhay, Panginoon. Kung po yung patuloy na magpay, Panginoon, sa kanila ng mga talento, Panginoon, patupag patuloy na magkakit sa inyo, Panginoon, Panginoon. Lord, po po sa mga totoo na aming naririnig, Panginoon, kayo lamang po ang patuloy, maitaas, Panginoon, at maging kalakasan po ito, Panginoon, sa bawat isa sa inyo. Lord, po po sa mensahe na ito po, ipapating po sa amin, Panginoon, Panginoon na maging gabay ito sa ating buhay, Panginoon. At ito'y patuloy na mag-remind sa amin, Panginoon, sa kumutihan at bibigyan sa bawat sa amin. Lord, sa buwan po ng gawaan ito, hindi lamang po ang aming maitaas, maluwalhati. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan, sa matamis sa mahal ni Jesus. Amen. Let's welcome the Lord tonight. Lord, we welcome you to this evening. Thank you for being with us. Arise in the midst of your people. Be enthroned on thy throne. You need to walk.
Magandang gabi po sa ating mga kapatid sa Louisiana, Marikina, Sariaya o kahit nasaan man po kayong parte ng mundo habang nanonood po ng Sambang Gabi. Maraming salamat po na nakasama po namin kayo ngayong gabi. At ngayon po, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil testimony time na po ulit. At alam natin na tuwing may mga nagpapatotoo po ay napaparangalan po ang ating Panginoon. Amen. At ngayon po, kasama po natin si Ate Joyce. Ayan po. Hi! Ano po yan? Si Ate Joyce po ay leader po namin dito sa Sariaya. Siya po ang leader ng kabataan ng PST. Kaya, ayan po, nakikita niyo. Basahin niyo po ang kanyang pangalan, Joyce. Yan. At makikita nga po natin sa kanyang name na nandun yung joy. At ngayon po, nakikita natin na talagang full of joy si Ate Joyce. Amen. At ngayon po, sa gabi pong ito ay makikita po natin kung paano po kumikilos ang Panginoon sa kanya pong buhay. At so far po, sa totoo lang po at simula po nung una namin siya nakikita kasi parang nung una po, si Nanay Juliet po yung mother po niya. Sinasama pa lang po siya before sa church. Pero hindi po namin akalain. Kami pong dalawa ni Jaya nag-uusap kami. Sabi namin, Ate, hindi ko akala ay makaka-close natin si Ate Joyce. Tapos ngayon po pala, boom, close na kami. Like, gano'n na gano'n. Kaya, ayan po, iba yung connection na nadala kapag ka, ang Panginoon yung nagko-connect sa mga anak niya. Kaya, Ate Joyce, ready ka na ba? So, ayan Amen. Po. Amen, ready na. Ready na. So, Ate Joyce, anong
ano ka po? Paano ka po nakakilala sa Panginoon? Bakit ka nandito? Ganon. So, ayun pa. Ayun, nag-start kasi siya, di ba, nung nasabi mo nga, dinadala-dala lang ako ni nanay. Simula elementary, parang hindi ko sure kung tama na yung pagkakatanda ko, mga grade 2. Nasimba-simba na kami sa church. Pero dati, ano pa lang, palipat-lipat kami kung saan-saan. Pero lahat ng mga churches na sinasambahan namin ay born again. Tapos dito nga kami, dito na kami tumagal sa Jewels FM Sariaya. Tapos hanggang sa, lagi naman kaming na-attend, lagi akong sinasamahan ng nanay ko, lagi niya akong in-encourage na pumunta. Pero ako talaga ay punta lang, tas alis ulit. Parang wala naman nakikinig ng Word of God, pero lumalabas din sa kabilang tenga. So, doon nag-start kung paano ako makakilala sa Panginoon. Na although, nung time na yun, parang wala lang talaga. Pero, nagpapasalamat ako sa katsagaan ng nanay ko. Kasi, siya talaga yung nagdala sa akin sa Panginoon. At, hindi ako dadating sa point nito na ito kung wala siyang pasensya talaga sa akin na ayayin ako, na encourage ako. At, nung talagang nakilala ko ang Panginoon, nagpasakop ako sa kanya. Parang dito lang, late 2020 lang talaga, after mamatay ng mother ko, dun talaga ako parang naging active na sa church, sa mga gawain. Sabi mo nga, naging close tayo, di ba? Hindi natin ma-imagine na dun palaahan to. Kaya, yun yung naging story. Yun. So, yun nga po, talagang pag binabalikan namin na dati, na hindi pa nga po tayo, parang nakikita ka po namin lagi na uma-attend, pero hindi tayo, parang yung hindi tayo makapag-usap na palagi, parang gano'n. Tapos ngayon po talagang nakakatuwa kasi pag napapag-usapan din po natin si Nanay Juliet, talagang naaalala natin na isa din po talaga siya sa mga ginamit ng Panginoon para mapasa yung strong na faith. Ano po ate? Diba? Amen. Yan, yun nga po. At may story. Yes po. May story ako na natatandaan po nung nagre-review ako sa Manila. May friend ako, na close friend ko talaga, nasabay kami nagre-review. Tapos na-attend din kami doon sa isang church na born again din. Tapos sinabi ko sa kanya nung time na yun, hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung faith ng nanay ko nung time na yun. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kaya nakakatuwa sa Panginoon. Nabalikan ko lang yung story na yun. Yeah. Tapos ano po nun eh, si Nanay Juliet, madami ding ministry nung nabubuhay pa po siya. Tapos ngayon, ang dami mo ding ministry talaga. Nasa preaching na din, nasa pag-lead ng kabataan, tapos nasa giving, nandun din sa mga Bible studies. Kaya nakikita po natin yung promotion ng Panginoon. At hindi lang sa ano, hindi lang sa ministry, Ate Joyce, talagang nandun din yung pagpo-promote sa'yo ng Lord sa work. Sa mga pinagdadaanan mo sa work, talagang nakakatawa. Pwede ka po ba mag-share ng kahit konting pagpapala na binigay sa iyo ng Panginoon sa lahat ng journey mo po sa mga trabahong nangyari? Sige. Bali, hindi siya, sobra-sobrang pagpapala, pero i-compress natin sa konting time. Pero yun, salamat sa Panginoon kasi naalala ko, graduate na ako na June 2018, pero nag-review-review pa ako nung time na yon, kaya hindi pa ako nag-work. Nag-work lang ako 3 years after, 2021, during pandemic na. So, entry level yung naging work ko, tapos sa biyaya naman ng Diyos, work from home din siya. Tapos nagtagal lang ako ng 1 year dun sa work na yon. Lumipat na rin ako ng panibagong work ulit, which is auditor pa rin. Pero ang nakatuwa sa Panginoon, nung first work ko, di ba lumipat ako sa pangalawang work, dinoble ng Panginoon yung sahod ko. Imagine, parang 1 year pa lang ako nag-work, hindi ko ma-imagine na ganun agad yung i-increase ng sahod ko. Pero talagang ang Lord ay pag nakita niya na tapat yung kanyang lingkod sa kanya, yung pagpapala niya, hindi niya dinidefer, hindi niya parang inoontian lang, binubuhos talaga niya. At ngayon, parang itong new work ko na, parang tumagal ako ng 3 months, di ba? Nakwento ko rin sa inyo. Kasi nagkaroon ng conflict dun sa employer ko. So, after nun, naghanap ulit ako ng work. Tapos sobrang tagal kong naghanap, mga 1 month lang pala. Pero nakasign na ako ng contract sa panibagong work. Kaya lang ang nangyari, yung kontrata ko na yun,
after 3 months pa ako mag-i-start. So wala pa talagang sahod for span of 3 to 4 months na ganyan. At salamat sa Panginoon kasi hindi siya tumigil dun sa sweldo ko na yun. In-increase pa rin ang Panginoon. Nakita ko talaga na ang Lord talaga ang nag-i-increase. Siya ang nagbibigay ng pagpapala. Hindi lang, hindi naman important. Bonus na lang yun yung material blessings na sweldo, yung position, yung rank natin. Pero ang pinakamahalaga talaga, yung nakakilala tayo sa ating Panginoon. Yun yung success para sa atin, na meron tayong Diyos na kinikilala. Kumbaga itong mga pagpapalang tinatanggap natin, bonus na lang sa Panginoon. At nararamdaman ko talaga yun sa Lord. Kaya nagagalak talaga ako ngayon pag nag-work ako. Dahil kong iniisip na para ito sa Panginoon. Pag minsan inaanto kasi work from home, pero dahil kong iniisip na para ito sa Lord, kaya doon ko kinukuha yung inspiration ko every day. Yun yung naging story mo. So, tapos, di ba po yung may mga panahon po na nasa transition ka pa, tapos lagi mo pong sinasabi sa amin tuwing buhay ugnayan na isama sa prayer, tapos doon po talaga napapatunayan na napakahalaga ng prayer, na hindi lang sa sarili, hindi lang individual, kundi yung as a group po nating pananalangin every Friday, talagang nakaka-bless kasi parang inaano mo din po na pinagkakatiwalaan mo rin kami na mga kasama mo sa PST na ipanalangin yung burden na yun. At nakakatawa po kasi talagang ayan na nga po, sabi ni Ate Joy sa testimony niya, talagang paganon yung sweldo. Kasi yung panglilingkod din po ni Ate Joyce, talagang ganun-ganun din. Nakakatawa po. At Ate Joyce, ano po yung so far, sa journey mo po kasama ang Panginoon, ano po yung parang pinahang natutunan mo, pinahang lesson? Siguro yung paglilingkod natin sa Panginoon, na hindi natin siya ginagawa, hindi lang natin siya ginagawa out of responsibility, hindi lang dahil doon, pero out of love talaga. Na katulad nga nung preaching ni Pastor, yung para ma-experience natin yung true worship, kailangan lagi tayong nakakonect sa ating Panginoon at pini-worship natin siya in spirit and in truth. Yun yung grabe din ang Lord nung time na talagang nag-commit ako sa Kanya. Sinasabi ko nga sa inyo, mga late 2020 lang. Nag-commit ako sa paglilingkod, sa giving, tapos ni-raise up ako ng Lord sa work ko, sa mga gawain din, sa mga ministry. Hindi ko naman yun talagang parang pinlano. Pero pag nag-commit tayo sa Lord, nakakatuwa na binibless talaga niya tayo. Kumbaga, yun tayo, alam na natin na masaya na tayo kasi nakilala natin ang Panginoon, pero ang Panginoon hindi siya tumitigil sa pagbibigay sa kanyang mga anak. At nakita ko yung katapatan ng Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Kaya napakasarap na magtiwala sa ating Panginoon, napakasarap na maglingkod. At yun nga, napakasarap din na mag-share sa mga kapatid sa pananampalataya. Yung journey ko nga nung nasa Manila ako, di ba? Lagi kong ino-open sa buhay ugnayan natin. Ipag-pray natin to, isama na natin sa prayer. At nakita talaga natin na kumilos ang Diyos. Kumilos siya specifically dun sa situation ko. At ganun magpala ang ating Panginoon. Ganun siya mag-ingat. Ganun siya kadakila sa bawat isa sa atin. Yan po. Nakakatawa. At ang isa ko po nakikita na ugali ni Ate Joyce bilang leader po namin, lagi po yan pag may bagong halimbawang ministry o bagong ipapagawa ang Panginoon, lagi pong ang sagot ni Ate Joyce, yes, yes, yes. Parang nakakatawa po na may ganong leader na ganon yung attitude sa paglilingkod, na talagang wala po siyang boundary. Talagang pag sinabi ng Panginoon na gawin mo to, yes, lagi po si Ate Joyce. Kaya nakakatawa po sa Panginoon. At ngayon po, Ate Joyce, bilang last part po ng ating bago tayo magbabay sa kanila. ano po ang pwede mo pong masabi na words of encouragement, lalo na po sa panahon po natin ngayon, sa kabataan, sa mga nanay, tatay, yan po. Ayun. Words of encouragement, siguro balik tayo dun sa commitment natin sa Panginoon, na hindi kasi naliningid sa paningin ng ating Panginoon kung ano yung mga ginagawa natin paglilingkod. Maraming klaseng paglilingkod. Merong iba hindi nakikita kasi behind the camera, behind the stage, pero
lahat ng yun nalalaman ng ating Panginoon. At once na nag-take tayo ng step sa ating pananampalataya, doon talaga natin mararanasan yung pagpapala ng ating Panginoon. Kaya in-encourage ko din yung bawat isa na madami tayong ginagawa sa mga students, sa mga kabataan. Natutuwa nga ako kasi sobrang busy talaga sa school. Merong mga nasa Batangas, merong mga nandito sa Sariaya, pero yung schedule nila, pag pinapatotoo nila sa buhay ugnayan, talagang ang dami-dami. Or kumbaga sa work, ang dami talaga din ginagawa. Pero yung priority natin, babalik at babalik sa ating Panginoon. Dahil mahal natin yung Panginoon eh. Hindi lang sa priority sa ating time, kasama na yan. Priority din sa pagbibigay. Priority din sa pagbibigay ng ating energy, sa mga resources natin. Yung ating buhay, talagang binigay na natin sa Panginoon. Siya yung nagiging center ng buhay natin. At pag naging ganun yung lifestyle natin bilang mga Kristiyano, napakaganda po sa, napakaganda, parang the best siya na decision. Dahil kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon, kailanman hindi niya tayo pagpupulangin. Diba? Yung pangako pa lang na yun, na andyan ang Diyos palagi sa atin. Kaya yung pagtitiwala natin sa Kanya ay andun din naman through our commitment sa anumang aspeto ng ating buhay. Amen. So, ayan po, narinig po natin ang mga testimony po ni Ate Joyce at binigyan pansin nga po niya yung commitment po natin. So, tayo, simula tayo bilang kabataan. So, bilang mga kabataan po, talagang kahit bata pa tayo ay talagang magpursige na po tayong maglingkod sa Panginoon. I-devote na talaga natin yung time natin sa paglilingkod. At sa mga magulang naman po, kagaya po ng nangyari kanila Nanay Juliet, kanila Tatay Dante, Ate Joyce, talagang napasa po yung pananampalatayang yon. Kaya wag po tayong mag-give up. Yung mga nanay po natin dyan na halimbawa po, hindi nyo pa po nakakasama sa paglilingkod yung mga anak nyo. Patuloy niyo po silang dalhin. Patuloy niyo po ipag-pray. Kasi kagaya po nung nangyari kay Ate Joyce, ay kahit po wala na po si Nanay Juliet, wala na din po si Tatay Dante, ay yan po, nagpapatuloy po si Ate Joyce kasi nataniman po siya. At nakita po natin na lumalago po yung pananampalataya po ni Ate Joyce. Kaya ayan po, salamat po sa lahat po ng mga nakinig sa atin ngayong gabi. At kung kayo po na naiisip niyo po na patuloy na maglingkod sa Panginoon o i-devote yung buhay niyo po sa Panginoon, ay gawin niyo na po dahil yan po, yung pagbibigay po ng buhay ng Panginoon sa atin ay talagang seryoso niya pong ginawa yun at dapat seryosohin din po natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Sige po, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig at enjoyin pa po natin yung mga susunod na bahagi ng ating sambang gabi. Amen! God bless po. Bye! Thank you! Thank you, sweet! Thank you po! Hallelujah! Sa gabing ito, patuloy po natin pupurihin, sasambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. It is good to give thanks unto the Lord. Lahat po ng bagay ay tunay na napakabuti ng Panginoon sa ginagawa niya sa ating buhay. Alam ko po na bawat sa atin ay lagi nating nararanasan pangyarihan, ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang salitang salamat ay kulang para ibalik natin sa Panginoon ang kanyang katapatan. And tonight, as we worship the Lord, let's sing give thanks from our lives. Let's worship our God, Almighty God. Our God is here. God is with us. Let's worship the Lord in spirit and in truth. All the Lord, honor and praises to our King, to our Lord Jesus. Give thanks.
Thank you.
In the name of Jesus, amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po sa ating sambang gabi. Ito na po yung ikalimang gabi ng ating pong espesyal na gawain bilang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas.
Kami po ay nagagalak na makasama po kayo ngayong gabi. Nawa po ay nag-enjoy po kayo sa ating pong praise and worship at na-bless po kayo sa patutuon na itinampok po natin ngayong gabi. Ngayon nga po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago po tayo pumunta dyan, konting behind the scenes po muna no, sa ating pong paghahanda para dito sa Sambang Gabi. So ang tema nga po natin ngayong taon ay The Glory Has Come. No, The Glory Has Come. Hango po yan sa John chapter 1 verse 14. O sabi po dyan, The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ang tema natin. Kaya po nung nag-iisip po kami ng magiging visual style po ng ating mga broadcast, ng ating po Sambang Gabi, lahat po ng mga publicity materials no, para po sa gawaing ito. Ang unang tanong po namin, ano kayang klaseng imagery yung pwede natin gamitin to evoke yung glory? And we took inspiration from nature. We took inspiration from the universe. So ito po yung background natin. Kung mapapansin po ninyo, prevalent itong image na to no, sa ating pong mga broadcast. No? Ito po yung background ng ating mga slide. Ito po yung background ng ating intro sequence. No? And lahat po ng mga post natin on social media ay ito po ang background. Ngayon po, yung background na yan, yan po ay picture po ng isang nebula. Okay? Nebula. Ang nebula po, mga malalaking istruktura po yan sa kalawakan. Yung mga mukhang ulap po na yan, nebula po yan. Diyan po nabubuo ang mga bituin. Gaano po kalalaki ang mga yan? Napakalaki po. Yung atin pong mundo o kahit po yung araw ay tuldok lang po in comparison sa mga nebula. Napakalalawak po ng mga istruktura ng mga nebula. At kung titignan po natin, napakaganda, nakakabighani po ang kagandahan. Kaya nga po ang deklarasyon ni David, no, diba? Sa Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Kapag po nakikita natin yung extent and yung beauty ng gawa ng mga nilikha ng Diyos, nasasabi natin, wow, napakadakila ng Diyos, napakadakila ng Kanyang nilikha. Pero mga kapatid, may mas dadakila pa dyan. Yung ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, Siya na Diyos, Siya na may likha ng lahat, nagkatawang tao, nagpakababa sa kalagayan natin. Hindi po nawala yung Kanyang pagiging Diyos, pero inassume Niya yung atin pong kalagayan bilang mga tao. Siya po ay namuhay kasama ng mga tao. Nagpakasakit, pinatay, and for what? Para po ikaw at ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pong tutumba sa kadakilaan na yan. At yan po ang pinagdiriwang natin tuwing Pasko. Yung kadakilaan po ng Diyos. Yung kadakilaan po na yan. Yung glorious work na yan ng ating Panginoon. Ngayon po ng mga naunang gabi, nakarinig po tayo ng mga message tungkol po sa glory. Ano po ba yung glory na yan? Pagka sinabi natin, the glory has come, ano po ibig sabihin nun? Ngayon naman po, susubukan natin ikabit yan sa ating po mga pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? Ano po ba yung relasyon nung kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay? Paano po ba dapat tayo namumuhay as a result of God's glory? Yan po ang topic natin ngayon. God's glory and you. So, ngayon pong gabi, no, simple lang po, no, maiksi lang ang ating verse na babasahin. Nasa 1 Corinthians po ito, chapter 10, verse 31. Okay, isang talata lang po. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ikaw man ay kumakain o umiinom o ano pa man ang ginagawa mo, gawin mo lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin po tayo sa mandali. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito,
Maraming salamat sa pagkakataon na binigay po ninyo sa amin na mapag-aralan po ang inyong salita, ang mga katotohanan po ninyo na nahayag po sa inyong salita. Buksan niyo po ang aming mga isipan at mga puso na maunawaan po namin ang inyong pong mensahe sa amin ngayong gabi. Nawa po ay maging kalakasan po ito ng mga kapatid at maging daan po sa mga hindi pa lubos na nakakilala sa inyo na makakilala po kayo, Panginoon. Sa lahat po ng ito, sa amin pong gawain, sa amin po sambang gabi, nagpapasalamat kami na nagkaroon kami ng daan, paraan pong ganito para makaabot po na mas marami pa mga tao. Sa inyo lang po namin binabalik lahat ng papuri, lahat po ng pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. Okay. So yan po yung verse natin today. Maiksi lang po, di ba? Para simple lang. Sabi lang dyan, ano man yung ginagawa natin, gawin natin for the glory of God. Maliit na bagay man yan o malaking bagay, gagawin natin for the glory of God. Ayan po, bakit? Bakit yan ipinag-uuto sa atin? Hindi ba pwedeng gagawin na lang natin yung anuman yung gagawin natin dahil kailangan, dahil gusto lang natin, or dahil sinabi sa atin ng iba na gawin mo yan, gawin mo to. And gusto natin silang i-please. Diba? Why do we have to do it for the glory of God? Ano po yung kahalagahan yan? Meron pong tatlong katotohanan na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi. Yung una po, we were created for God's glory. Tayo po ay nilikha para magbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Nilikha po ng Diyos sa mga ang kalawakan at ang lahat po ng bagay in it. Diba? Yung atin pong yung kalangitan na nakikita po natin sa tuwing tayo po ay lumalabas tuwing umaga. Yan po, yung picture na yan. Yung mga bundok, yung mga puno, yung mga halaman, yung ilog, yung mga batis, yung mga anyong tubig. Lahat po yan ay nilikha ng Diyos para magbigay ng karangalan sa Kanya. At ganun din po tayo mga tao. Sabi nga po sa Isaiah 43:7, "Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made." Yan po ang ultimate purpose natin. Siguro po may mga iba pa po tayong purposes, pero yan po yung number one. Yan po yung ultimate purpose natin. Ano man po yung iba pa nating purposes, no, or iba pang purpose ng Panginoon sa atin, yan po yung number one. It all boils down to giving Him the glory, to glorifying Him. That's why we exist. Hindi naman, we didn't have to exist. God could have chosen not to create us and He will still be God. Pero nilikha niya tayo para magbigay ng karangalan sa Kanya. Yan po ang ating purpose. Yan po ang unang katotohanan, mga kapatid. Pangalawa po, ito po yung problema. We fall short of God's glory. Try as we might, we fail. Bakit po? Kasi po, nung ang unang babae at lalaki ay nadaya at sila ay sumuway sa utos ng Panginoon, sila ay napalayas. Opo, alam po natin yan. Diba? Sila po ay pinalayas, no, from the Garden of Eden. And mula noon, no, naging mahirap na yung kanilang buhay. Pero bukod po doon, dahil po doon sa kanilang pagsuway sa Diyos, pumasok ang kasalanan. Diyan na po yung ano, yan po yung tinatawag na fall of man. So lahat po ng tao ay fallen. Okay? Lahat po ng tao ay may propensity po na magkasala. Nagtataka pa po tayo bakit may mga taong nakakagawa ng mga kasamaan. Yan po yun eh. Yun po yung consequence. O, yan nangyari po na yan, ha? Pagsuway ng nina Adan at ni Eva sa utos ng Panginoon. At dahil po dyan, wala pong makakapagsabi na sila po ay matuwid. Lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo ay nagkulang. We fall short of God's glory. Ang Diyos po may pamantayan yan. He will not settle for anything less. And the problem is we're not able to glorify Him enough because of our nature as fallen people. Sabi nga po sa Romans 3:10,
There is no one righteous, not even one. Wala pong makakapagsabi sa atin na, ako matuwid ako. Wala pong makakapagmalaki sa atin sa Diyos sa sasabihin natin, Lord, matuwid ako ha. Wala po. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay nagkulang. Lahat po tayo ligaw. Sabi nga po, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. Sinunod natin yung sarili natin mga pita. Kung ano yung gusto natin gawin, yun ang ginagawa natin. Kahit hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos yun. Pinipili natin yung mga bagay na nakakapagbigay ng kaluguran sa atin, no, na nagsasatisfy sa atin po mga desire. Kahit na yun po ay salungat sa righteousness ng Diyos. At dahil po dyan sa kasalanan, tayo po ay, lahat po tayo ay guilty. At ano po ang parusa sa kasalanan? Kamatayan po. For the wages of sin is death. Yung second part po, yung but the gift of God. Mamaya po, pag-usapan po natin yan. Kamatayan po. Lahat po tayo ay guilty. Lahat po tayo, no, yan po ang hatol sa atin. Tayo ay nakatakbo ng mamatay dahil po sa ating kasalanan. Again, God will not settle for anything less. Hindi, walang lugar ang kasalanan sa kalangitan. Yan po ang deserve nating lahat. Kahit po sabihin pa natin na, oh, bait naman ako eh. Kadalasan po kasi nakakarinig po tayo ng mga taong ganyan. Sasabihin, eh mabait naman ako. Nagsisimba naman ako tuwing Linggo. Nagdadasal naman ako tuwing gabi bago matulog. Tumutulong naman ako sa mga pagpapakain halimbawa ng mga mahihirap, pagbibigay ng mga kanila pong mga pangangailangan. Minsan nangangatwiran pa tayo eh. Wala pong masama doon. Wala pong masama na magbigay po tayo ng panahon para sa Panginoon. Wala pong masama na tayo po ay mag-set aside ng panahon para po makipag-fellowship sa Panginoon. O gabi-gabi, o pwede po, kahit pagising po natin sa umaga, tayo po'y manalangin. Bago po tayo matulog, tayo po'y mananalangin. Mabuti po yun. Yung tayo po ay tumutulong sa mga nangangailangan, mabuti rin po yun. Pero kung iniisip po natin na sa pamamagitan po ng mga pagpapakabait natin, ay tayo po ay maliligtas doon po sa ating predicament, no, doon po sa ating parusa, nagkakamali po tayo. We deserve to die for our sins. But we cannot save ourselves from that predicament. Kahit ano pa pong gawin natin, kahit ano pa pong pagpapakabait natin, hindi po talaga. Minsan po kasi yan ang kaisipan ng tao eh. Na pwede namang, sige, tatrabahuhin ko na lang. So halimbawa po eh, ikaw, no, magpapakabait ka na lang, no, gagawin mo lahat ng mga mabubuting bagay, makikilala ka bilang isang napakabait na tao. At kapag tapos na yung paglalakbay dito sa mundo at dumating na yung panahon na ikaw ay haharap na sa Diyos, anong gagawin mo? Magmamalaki ka? Sasabihin mo ba, Lord, mabait ako ah. Lagi naman ako nagsisimba. Lagi naman ako tumutulong sa mga nangangailangan. Yan po ay pagmamalaki sa Diyos. At hindi po natin maaaring pagmalakihan ng Diyos. Dahil hindi po yan ang magliligtas sa atin. Hindi po yung mga gawa natin. Hindi po yung sarili natin pagsusumikap. Sabi nga po sa Ephesians 2:8 and 9, hindi po tayo naliligtas sa atin po sariling pagsusumikap. Yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Mamaya po, mas masihimayin pa po natin yan. Pero yan po, sapat na po na malaman natin na hindi po tayo maliligtas sa atin po mga mabubuting gawa. Subukan man po natin, kahit gusto po nating isipin na may magagawa tayo, wala po talaga. So yan po, no? Una, we were created for God's glory. Pangalawa, we fall short of God's glory. Okay? Yan po yung bad news, no? Si number two. Pero meron pong good news. Sa kabila po niyan, mahal tayo ng Diyos. God loves us still. Okay? Gano'n ba tayo kamahal ng Diyos? Gano'n na lang niya tayo kamahal.
na yung kanyang bugtong na anak binigay niya sa atin para tayo'y maligtas. Kung tayo po ay sasampalataya at tatanggapin natin ang kanyang bugtong na anak, tayo po ay maliligtas, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po nito ibig sabihin na wala na pong physical death, pero ito po yung ito pong buhay na walang hanggan, ito po yung buhay na kasama na natin ng Diyos, na hindi na po tayo makakaranas ng kalungkutan, hindi na po tayo makakaranas ng sakit. Wala na po mga ganung bagay, wala na po tayo mga intindihin, hindi na po tayo nag-aalala, wala na po lugar yung mga bagay na ganun. All that matters is kasama na natin ang Diyos. Ando na tayo, nakauwi na tayo, no, sa tahanan ng ating Panginoon. Ganyan po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Noon pong dumating ang Panginoon, no, siya po ay pumarito, no, at nagkatawang tao. Iniisip po ng mga Israelita noon na ang Mesaya, no, ay darating po glorious. Parang talagang hindi pwedeng hindi mo mapapansin. Pero ang ating Panginoon pumarito sa mundo in a very under very humble circumstances. Pinanganak siya sa sabsaban, the glory of God in the form of a baby. A helpless baby. Kumbaga, napaka-humble po, di ba? Siya po ay Diyos. At hindi po nahinto yung kanyang pagiging Diyos. Hindi po nawala yon. Pero dahil ganun po niya tayo kamahal, inassume niya yung atin pong kondisyon bilang tao. Naranasan din po niya yung typical na nararanasan ng mga tao. Siya po ay nakaranas ng mga emosyon. Siya po ay nakaranas ng gutom. Siya po ay nakaranas ng uhaw. Siya po ay natukso rin. Kung tayo po ay natutukso, siya rin po ay natukso. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Hindi po niya kailangan gawin yan. Pwede naman po na, sige, bahala kayo dyan. And He will still be God. Pero dahil mahal niya tayo, inassume niya yung atin pong kalagayan. Okay? At bakit po pumarito ang Panginoon? Para po maligtas tayo. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Yung mga nawawala, yung mga ligaw ng landas, yung mga napariwara. Okay? Sabi nga po, I will search for the lost and bring back the strays. Ayun po, familiar po siguro tayo dito, no? The Good Shepherd. No? Ang ating Panginoong Jesus ay siya po ang the Good Shepherd. And kapag po nabibring up yung phrase na yan, ito po yung imagery natin, no? Ang Panginoon, nagpapastol, andyan yung kanyang mga sheep, no? And usually may karga-karga siya na isa. And ang imagery niyan is gagawin niya lahat, wala lang mawala dun sa kanyang mga sheep. Diba? Kapag kami nawawala, hahanapin niya yon at ibabalik niya to the fold. Ngayon po, hindi po yan imagery lang. Imagine niyo po, kayo po yung nawawalang sheep. Kayo po yung hinahanap ng Panginoon. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya kayo nahahanap at hindi niya kayo na ibabalik. Ganyan po kayo kamahal ng Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Minsan po ang hirap isipin kasi ang mindset natin, Lord, wala naman ako nagawang tama. 'Di ba? Can you still love me kung wala naman ako nagagawang tama? Pero hindi po, sa kabila po ng mga kahinaan natin, kakulangan natin, mahal tayo ng Diyos. Okay, so yan po yung tatlong katotohanan. We were created for His glory, but we fall short of His glory, but nevertheless, mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. So knowing these truths, no? Knowing ito po mga katotohanan na to, ano po ang dapat natin gawin? How do we connect yung mga buhay natin dito po sa mga katotohanan na to, no? Dito sa glory ng ating Panginoon.
Una po, kung hindi pa po natin tinatanggap, tanggapin po natin. So let's receive God's glory. Pag sinabi po natin receiving God's glory, ito lang po yan. Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. E di mo kailangan magpakahirap, e di mo kailangan magpakapagod, no? Mag-iisip ka pa ng kung ano-ano mga gawain, kung ano-ano mga sistema. Hindi na po, tanggapin lang natin ang ating Panginoong Jesus. Yun na yun. Sabi nga po ulit, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him." So tayo po ay sasampalataya. Okay? Ephesians 2:8 and 9, "For it is by grace that you have been saved." Okay? Grace. Through what? Through faith. Okay? Yun tayo po ay sumasampalataya. "And this is not from yourselves." Hindi ito sariling sikap natin. Ito ay regalo sa atin ng Diyos. At ito po ay libre. Pa, may regalo po ba na kailangan nyo pang bayaran? Wala naman po, di ba? Ang regalo po ay libre. So ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Itong grace na atin natanggap. Or maaaring tanggapin kapag tayo po ay sumampalataya sa ating po Panginoong Jesus at tinanggap natin siya sa ating mga buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And hindi po yan basta lang na-pray mo na yung sinner's prayer. Pag sinabi po natin personal Lord and Savior, siya po ang Panginoon. Siya po ang master ng ating buhay. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Okay. And sabi po sa 1 John chapter 1 verse 19, "If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." Kung tayo ay lalapit sa Diyos na may kapakumbabaan, no? Na may repentance at gusto talaga nating ihingi ng tawad yung ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Kahit gaano pa po kabigat yan, kahit gaano pa po kadalas na ginagawa niyo yung kasalanan na yan, patatawarin po kayo ng Diyos. Marami po mga tao na nabago po ang buhay. Si Paul, di ba? The Apostle Paul. Siya po ay persecutor ng mga Christians. Pero binago siya ng Panginoon. And he became one of the most prolific na tagapag-spread ng gospel. Kaya huwag niyo pong isipin na yung inyo pong kalagayan, yung inyo pong kasalanan, hindi po kayang patawarin ng Diyos. Mapapatawad po niya kayo. Lumapit lang po kayo sa Kanya ng may humility. Let's admit na tayo po ay makasalanan. Let's admit that we need salvation. Let's accept Jesus Christ. No? Let's believe that Siya po yung ating kaligtasan. Ipagkatiwala po natin yung buhay natin sa Kanya. Siya po ang gawin natin Panginoon ng ating po mga buhay. At tayo po ay maliligtas. Yun po ang ating pagtanggap doon sa glory ng Diyos. So number one, receive God's glory. Number two, kapag po natanggap na ninyo, live for God's glory. Grace is just the start. Grace is amazing. Kaya nga po may kanta na Amazing Grace, di ba? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Noon, hindi natin nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero namulat tayo na natanggap natin yung grace. Pero umpisa lang po yan, mga kapatid. Umpisa lang po yan ng napakaganda pong journey o bilang isa pong Kristiyano. Ngayon po na tinanggap na natin yan, yung kaluwalhatian ng Diyos, sikapin po natin na mamuhay na sa kaparaanan po na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Okay? Sabi nga po, Panginoon po ang nagsasalita dito, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Let your light shine before others. Ba? Makita sa inyo yung transformation. Kasi ang Panginoon, walang problema sa Kanya na baguhin po ang mga buhay natin. Alisin sa atin yung mga
kahinaan natin. Wala pong problema sa Lord yan. Kayang-kaya po niyang gawin yan. Mga vision ninyo, wala pong problema sa Panginoon yan. Makakalaya po kayo sa mga vision na yan. Pero kailangan po makita yan sa inyo. Na kapag nakita po kayo ng mga tao, kung paano po kayo mamuhay, ang nakikita po nila, kaluwalhatian ng Diyos. Ano masasabi? Ang dakila ng Diyos. Napakabuti ng Diyos dito sa tao na to. Okay? Balikan po natin yung verse natin kanina. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So kahit ano po, kahit sa pang-araw-araw po natin mga buhay, pang-araw-araw po natin mga gawain, kung kayo po ay estudyante, mag-aaral po kayo ng mabuti for the glory of God. We will make the most of your, you will make the most of your talents and skills na binigay sa iyo ng Panginoon para bigyan siya ng kapurihan. At kapag nare-recognize yung inyong mga accomplishments, no, kayo po ay na, kayo nanalo ng award, kayo ay honor, ibinabalik ninyo ang kalwalhatian sa Diyos. Okay? Kung kayo naman po nagtatrabaho, ganun din. Binigyan tayo ng mga kasangkapan para tayo po ay makapagtrabaho, ng mga talents, ng mga skills. Let's use that to do our best work for the Lord. Hindi para magmalaki, hindi para magpapogi sa mga boss natin, hindi. Diba? We will do it for God's glory. Diba? Magtatrabaho tayo ng mahusay dahil nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon yon. At sa iba pa po mga bagay, kahit po sabihin nyo, nasa bahay lang naman ako. Kahit po yung mga ginagawa natin sa bahay, gawin po natin yan for the glory of God. Ngayon po, kung pakikinggan po natin, para napakasimple. Pero let's face it, hindi po yan laging madaling gawin. Lagi pong nandyan yung tukso. Lagi pong andyan yung, lagi po tayo natutukso na to settle for less. No? And to choose fleeting pleasures over the joy that we have in the Lord. Okay? And we still end up failing sometimes. Nagkakasala pa rin tayo. Pero ito po ang maganda, mga kapatid. The Holy Spirit empowers us to glorify God. Kung tayo po sa sarili nating kakayahan, hindi po natin kayang bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapag po ang Holy Spirit ay nasa atin na, ang presensya ng Diyos mismo, the Holy Spirit is God, mga kapatid. Magdudwell sa atin, kaya na natin. Yung mga inaakala natin na hindi natin kayang gawin, magagawa natin. Because the Holy Spirit gives us the power. Okay, sabi nga po, Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay, para po mas madali pong tandaan yan po. Pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabutihan, no, katapatan, ano po ba gentle sa Tagal, pagkabanayad, no? And self-control. Minsan po, laki pong problema niya self-control, di ba? Minsan di natin nakokontrol. Hindi po dapat tayo sumusobra sa kain, pero sumusobra tayo sa kain dahil kulang po tayo sa self-control. Minsan may mga urges tayo na hindi natin, kumbaga, hindi natin nakokontain dahil kulang tayo sa self-control. But with the Holy Spirit, kaya po natin yan. Ito po bunga ng indwelling po na Holy Spirit sa atin. So we're not left to our own devices. Kapag po tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay nag-commit, no, na mamuhay na sa paraan na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. We're not left to our own devices. Siya mismo ang mag-enable sa atin. Mga kapatid, nakakatuwa po na ganito po ang ating Panginoon. Oh, hindi po pala siya yung Diyos na walang pakialam sa atin. Hindi po pala siya yung Diyos na magsiset na napakataas na bar na hindi naman natin kayang abutin. Hindi po. Siya pa po yung magbibigay sa atin ng kaparaanan at kalakasan para ma-fulfill yung ating pong purpose. Ano po ba ulit yung purpose natin? Makapagbigay po ng kaluwalhatian sa Kanya. Maluwalhati po siya sa mga buhay natin. So yan po yung kailangan natin gawin. Tanggapin po natin ang kaluwalhatian ng Diyos at ipamuhay natin. Makita po nawa sa mga buhay natin na tayo po ay patuloy na binabago ng Diyos.
Eh di po yan pakitang tao lang, mga kapatid. Yan po ay nakikita po talaga sa atin. Kumbaga nagre-radiate, diba? Hindi na natin kailangan mag-effort. It just shows. Ganun po, mga kapatid. Yan po ang connection ng glory ng Panginoon sa atin po mga pang-araw-araw na buhay. Kung sa sarili po natin kakayahan, hindi po natin kayang i-glorify ang Lord. Hindi po natin siya kayang i-please. Pero ganun pa man, merong kaparaanan, may daan para ma-fulfill po natin yung ating purpose. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Ito po ay episode 5 ng ating po Sambang Gabi. No? Bukas po ay meron po ulit tayong pananambahan, meron po ulit tayong message. Subscribe po kayo sa ating pong YouTube channel. O click nyo na rin po yung bell icon para hindi po kayo, hindi nyo po mapalagpas, no, yung ating pong Sambang Gabi bukas at sa darating pa po mga araw. Muli po, maraming salamat. Nawa po kayo ay na-bless, no, sa ating pong munting handog sa inyo. Kayo po ay nawa ay pagpalain po ng ating Diyos. Praise God. Maraming salamat, mga kapatid, once again for joining us sa ating gawain ito ng online Sambang Gabi. And once again, join us together muli sa mga susunod pang mga pagdaraos po natin ng sunod-sunod na Sambang Gabi. Patuloy nating i-enjoy ang presence ng Diyos sa pamamagitan po ng gawain ito, and let's be blessed sa pamamagitan po ng iba't ibang bahagi ng programa na inihanda po ng ating iglesia para po sa natatanging gawain na ito. Purihin po ang Diyos, kaya muli po bukas hanggang sa mga susunod pa po mga araw ay samahan niyo po kami muli, and let's celebrate God's gift of His presence for us. The glory has come. Salamat po. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumayin niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Purihin po ang Panginoon.